So, eto mga lods, yung ating linisin na keyboard, yung aking Royal Clutch na keyboard. So, goods naman siya, kaya lang may mga times na hindi kumakagat yung mga keys niya, no? So, for example, ito, try natin, guys. Yung ibang, ano, keys, okay naman. Pero, for example, yung T, ayan, minsan, hindi siya kumakagat. Pati yung letter A. Ayan. So, kung na-experience yan, guys, sa inyong mga keyboard, so, hindi po siya sira, hindi rin siya lobot. So, lilinisin natin siya, guys. Gagamit tayo ng contact cleaner. Yung ganito, guys, available to sa mga Ace Hardware o sa mga hardware sa inyo. Shopee meron din. Ayan. Contact cleaner. Pwede rin po yung WD-40, pero ito lang kasi nakita ko sa Ace. So, nabili ko siya ng 250 pesos. Ayan. Contact cleaner. So, gawin natin, guys. Bakasin muna natin yung mga keycaps natin para yung pinakaloob yung ating linisin. Pero yung keycaps natin, linisin na rin natin kasi syempre nagbakwasa tayo, linisin na rin natin. So tara. So game, guys, tanggalin muna natin yung ating mga keycaps. So kung wala kayong keycap puller, pwede naman yung mga daliri nyo kung kaya nyo, no? So off muna natin yung ating keyboard, tapos alisin natin, guys, yung ating mga keycaps one by one. Pero gawin nyo rin, guys, bago nyo siya baklasin, picturean nyo para alam nyo kung saan yung mga tamang ano nya keycaps niya, no? Kasi baka may malito kayo. So, ayun. Picturean nyo muna bago nyo baklasin. So, ayun, guys. Madumi na talaga yung loob. So, eto linisin natin. Tapos, yung mga keycaps natin, babad na natin sa sabon siguro. Tapos, etong loob nito, guys, ayan, pinakaloob nyan, ayun yung lalagyan natin ng contact cleaner. So, tara! So, una, guys, kuha po tayo ng tubig na may sabon. Kahit dishwashing kagaya nyan, pwede na po yan. Tapos, pabulain natin. Tapos, lagay po natin yung ating mga keycaps. Mas maganda i-brush nyo na rin, ha, para malinis po yung ating keycaps. Ayan, lagay po natin lahat ng ating mga keycaps sa may tubig na may sabon. Tapos, pabuli lang natin para matanggal yung dumi. Tapos, kuha po tayo ng wipes. Tapos, tanggalin po natin yung mga dumi sa loob ng ating keyboard. Tapos, dyan, guys, gumamit ako ng straw ng Sesto para maituso ko, tapos, tsaka ko lalagyan ng contact cleaner, no? Kasi, ano yun, nung nabili ko yung contact cleaner, wala siyang kasamang yung parang pinaka-straw niya. So, ayun yung ginamit ko. Yung straw ng Sesto. So, sakto naman siya. Yan, kahit isang spray lang, guys, goods na yan. Tapos, lahat po lagyan natin. Mas okay yung ganun kesa yung iba lang lagyan natin, no? So, mas okay. Lagyan na po natin lahat para malinis na malinis yung ating keyboard. Ayan, okay na yan. Tapos po nyan, guys, balik na po natin yung ating mga keycaps. So, gamit yung picture nyo, guys, kopyahin nyo lang yung inyong keyboard para hindi kayo malito. Tapos, alisin nyo na rin, guys, yung mga tubig sa keycaps kasi may mga konting tubig pa yan. So, mas okay kunti-kunti talaga yung ating keycaps bago ibalik sa ating keyboard. So, ayan, guys, goods na yung ating keyboard. Malinis na. Pwede na po natin itry sa ating PC. Yun, so ganun lang kasimple, guys, maglinis ang ating keyboard at ma-fix ang mga buttons na hindi gumagana. So yun lang, guys, thank you for watching and happy gaming!